Hi mga ka-agri, welcome back again sa ating channel na Agriculture. Ayan, so una po sa lahat, nice ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo? I hope na okay po tayong lahat mga ka-agris. So yun po, no, long time no talk po ulit mga ka-agris. So this time, babawi po tayo mga ka-agris. So yun po, ang pag-uusapan po natin for this video mga ka-agris is no aerator. Ayan. So kung nakikita nyo po mga ka-agris, nagpe-prep na po ako dito sa video na to yung kung paano yung procedure ko ng no aerator mga ka-agris, no? So kung tatanungin nyo po ako kung ano po yung gamit ko na tubig dito, stock water na po yan, same lang po siya dun sa water na ginagamit ko sa ibang aquarium po. Pero ang difference lang nito mga ka-agris is wala po tayong ginagamit na aerator or filter mga ka-agris. So ang motive po natin dito sa video na to mga ka-agris is may pakita ko sa inyo kung ano ba yung pwede mangyari sa mga krillings natin, no, sa mga crayfish natin, kung ano yung pwede mangyari kapag walang aerator or walang filter. So ayan po, kung makikita nyo po sa setup, ayan, naglagay na po ako ng krillings, no. Ayan, so may yung nakikita nyo po dyan sa aquarium po natin is naglagay ako ng bato na paangat. So hindi po siya totally nakalubog, pero yun po yung pinakadulo po nun sa taas is na-expect ko na aakyat siya dyan mga ka-agris, no, para sumagap ng hangin. And so pag-experimentuhan natin tong isang krillings na to mga ka-agris, kung ano yung mangyayari sa kanya, no, sa loob ng ilang minuto mga ka-agris. So sa video na to mga ka-agris, no, wala tayong ibang gagawin kundi papanoorin lang to kung anong posible yung mangyari sa kanya, anong magiging resulta, kung sa ilang minuto ba kaya ba niyang tumagal ng walang aerator. Ayan. So ito na po siya mga ka-agris. Panoorin po natin, no. So in this part mga ka-agris, tinatansya niya muna, ano, yung paligid niya, nag-a-adapt muna siya kasi panibagong ano ulit to, panibagong environment ulit to sa kanya. So nag-a-adapt pa yan. Pero mamaya-maya is ma-adapt niya rin eventually yung ano, yung surroundings, no, yung tubig, ayan. So yung temperature. So yun mga ka-agris. So yun, naglagay din ako dyan ng mga halaman mga ka-agris para naman ano, may garnish tayo or design. Ayan, so basta ano lang siya, palamuti lang. So yun, base dun sa nababasa ko sa ating mga comments mga ka-agris is may mga kanya-kanyang ano, no, diskarte, no, kung paano yung walang aerator. So yung ibang ka-agris natin nag-share na sila na dapat mababa lang talaga yung tubig. So hindi ko rin alam kung gaano yung eksaktong kababa nitong tubig na to or yung sa tubig na ginagawa nila. Pero yun, I think mababaw na rin tong tubig na linagay ko. So I think enough na to mga ka-agris. So iba-ibang diskarte, so para walang ano, para walang aerator, kailangan lang daw mababa yung ano, tubig. Then yun, kailangan may ahunan yan. Tapos so ako naman, ang ginawa ko is ganito, naglagay tayo ng mababaw na tubig and then naglagay tayo ng bato na paslant, no. Tapos mamaya hintayin lang natin mga ka-agris. Tignan natin kung ano siya, aangat siya o aakyat siya. Ayun, so umakyat na nga siya mga ka-agris. Ayan. So yung mga ano natin mga ka-agris, yung mga krillings natin, no.
Tingin ko kasi pag hindi sila komportable dun sa tubig, naghahanap sila ng way para makakuha ng eksaktong hangin, no? Pero hindi ko lang din talaga alam kung gaano sila katagal sa himpapawid. Ayan. Tama ba? Himpapawid. Ah, sa Pampang pala, himpapawid is ano na yun, no? Lumilipad na yun, no? Ayan, sa Pampang. Hindi ko alam kung gaano sila katagal dito sa ano, sa ibabaw, no? Sa Pampang. Ayan. So, yun, mga ka-grease, nakita na natin na umakyat na nga yung krailings natin, mga ka-grease. So, ayan, orasan din natin kung gaano katagal yung ano niya, yung itatagal niya dito sa, ano, sa ibabaw, no? So, yun, mga ka-grease, at inorasan na nga natin, no? Ito pong video na to, mga ka-grease, is wala po siyang cut or hindi ko po inedit or hindi ko po pinutol yung ano yung time. Ayan. So yung nakikita po natin ngayon is actual time niya po, mga ka-grease, kung paano siya nagsimulang umakyat hanggang sa paano siya lulubog sa tubig ulit. Ayan. Hanggang sa matapos po yan, mga ka-grease. So yun na ano, mga ka-grease, to be exact is 4 minutes and 43 seconds so, bago siya lumubog na ng tuluyan. So yun, hintayin natin ulit kung
aangat pa siya or hindi na, or kung ano pa yung mga susunod pa na mangyayari dito, mga ka-Gris. Ayan, so paikot-ikot na naman siya, ano. Siguro sa 4 minutes, no? At tingin ko kaya pa niya ng more than 5 minutes kung hindi ko lang nagalaw siguro yung aquarium. Pero yun, nag-decide na siya na lumubog. So, hintayin natin ulit, mga ka-Gris, kung ano pa yung mga posible mangyari, no? Sa aquarium na walang aerator pagdating sa mga krillings. Uy, kumakaway-kaway. So sa mga part na to, mga ka-Gris, no, habang re-review ko itong video na to, dito na nagsimula yung krillings natin na magkaroon ng discomfort. Ayan. So kung nakikita nyo, parang ano eh, parang may naramdaman na siya doon sa part na yun. Ayun. So yun nga, sa tingin ko, dito nagsimula yung discomfort niya, mga ka-Gris. Kasi nakakailang minutes na ba at 12 minutes and 22 seconds na nung simula nung piniplay natin tong video na to. So yun, mga ka-Gris, I think yun na yung simula ng discomfort niya. Pero panoorin pa natin, mga ka-Gris, no? So yun, kung hindi nyo pa napapansin ng mga ka-Gris, parang nagsisimula na siya dito manghina. Ayan, so naghahanap siya ng spot kung saan siya komportable. So yun, I think ano na siya eh, nahihirapan na siya dito huminga. Ayan. So yun, nandun lang siya sa sulok. Mamaya, alis na naman yan. Tinatansya na niya yung, ano, yung sarili niya kung okay lang ba siya. Ayan, so umalis na naman siya, mga ka-Gris. Ayan, so dito, mga ka-Gris, no, dito na ako nagsimulang manghinala talaga na ano siya, talagang mukha na siyang nanghihina, pero linalabanan niya pa rin, no? Ayan. So panoorin niyo, mga ka-Gris, ano talaga eh, dito sa part na to mukha na siyang nanghihina. Medyo nabawasan yung movement niya.
parang ano, parang nawawalan na siya ng oxygen. Ayan, kung napapansin nyo, no, parang ano na, hindi na siya yung ganun kaliksi. Kagaya nung nakita natin kanina sa unang video pa lang, makulit siya, pero this time mga ka-agrees, ano siya eh, parang ano na siya eh, parang nahihirapan na siyang gumalaw. Ayan, so kung maobserbahan nyo siya dito mga ka-agrees, no? Ano na siya eh, para na siyang nangingisay. Or parang tumitigas na yung katawan niya. Ayan, nahulog. Okay. So ito yung itsura niya nung nalaglag siya dun sa gilid, sa may bato. Ano pa siya, na-absorb pa niya kung ano yung nangyayari sa kanya. Ayun po mga ka-agrees, no. Ito po yung possible na pwedeng mangyari po sa mga krillings natin, no, kapag walang aerator. So sabi ko naman sa inyo mga ka-agrees, magkaiba naman yung stamina, ay tama ba? Yung immune system ng adult na crayfish sa krillings, no. Sa adult naman mga ka-agrees na crayfish, actually, nasubukan ko na siya eh. Mas matagal silang nakaka-survive kaysa dito sa mga krillings na to. Kung mapapanood niyo yung mga videos ko na yung mga vlogs ko, nung, yung mga unang-una kong vlogs, mga kagis, actually, hindi ko sila ginagamitan ng aerator. Lalo na yung mga adult na ginagamit ko sa pang-vlog. Ayun, so nakaka-survive sila mga ilang minuto hanggang matapos yung vlog ko, no. Ginagamit ko sila. Pero this time mga ka-agrees, kung makikita nyo, ano talaga eh. Talagang nanghihina na siya eh. So ito mga ka-agrees, no, parang nanlalaki na yung mata niya. Kawawa naman tong krillings, no, to pinag-eksperimentuhan pa natin. And so gusto ko lang kasi mapakita sa inyo mga ka-agrees kung ano yung mga possible na pwede mangyari kapag ano siya, walang aerator. So yun, makikita nyo, nahihirapan na siya, ano, para na siyang may stroke. I think dito sa part na to, dito na siya magsisimula mawalan ng malay. Ayan, nahihirapan na rin siya, tumayo, lumangoy, di na niya alam yung gagawin niya. So tignan natin mga ka-agrees. Tignan natin kung mamamatay siya, no? Awit. So yun, para sa inyo mga ka-agrees, ginawa ko itong ano, video na to para makita natin, ma-proof natin, no, kung anong difference ng walang aerator sa may aerator. Ayan. So yun, hindi na siya gumagalaw ng mga ka-agrees. Kung makikita nyo, ano na siya, para na siyang na-stroke.
Yun, may konting movements pa. At ayun na nga mga ka-grease, no? Ano na siya, parang bumigay na siya. Wala na. Humiga na, tumabingin na. Wala na. Wala nang malay. Wait nyo lang mga ka-grease, ano yan? Tutusukin ko ng stick yan. I-check ko pa kung gumagalaw pa siya o hindi na. Pero dito para ano na talaga siya eh, parang na stroke na talaga siya oh. Hindi na niya kinaya yung ano, yung pressure. So ayan mga ka-grease, tinusok ko na ng stick. Kahit anong gawin ko, wala talaga mga ka-grease. Minekos-mekos ko na yan mga ka-grease. Ay, sorry. Disclaimer. So yun mga ka-grease, no, ano, tinest ko na, tinusok ko na ng ano, ginalaw-galaw ko na ng stick. So ito mga ka-grease, kung nakikita nyo, binalik ko na siya sa dati niyang lagayan kung saan meron siyang aerator. Ito yung aquarium na kung saan siya talaga nakalagay. Tignan natin kung ma-retrieve natin siya, no, mga ka-grease. Tignan natin kung mabubuhay siya. Meron na tong ano, mga ka-grease, meron na tong filter. Eh, may oxygen na yan, yung tubig na yan mga ka-grease. So yun, parang gumagalaw siya, no? Parang may chance pa na mabuhay, no? So wait nyo lang po mga ka-grease. Maraming salamat nga po pala at umabot na kayo dito sa 22 minutes ng video na to. Maraming salamat po sa pagstay po. Ito po yung naging resulta po nung trailings po natin, no, nung linagay natin siya sa aquarium na walang aerator. So this time mga ka-grease, binalik ko na siya dun sa aquarium naman na may filter na, kung saan nagbibigay na may ano na to, may supply na ng oxygen. So ang hinihintay na lang natin mga ka-grease, wait till the end, titignan natin kung mabubuhay siya mga ka-grease. So habang hinihintay natin ng mga ka-grease, nais ko na rin po pala magpasalamat sa inyo mga ka-grease na sumuporta sa akin and nag-subscribe sa akin. Sa mga tumambay na hindi nakasubscribe, maraming salamat pa rin po at pinanood nyo po itong aking video. Ayun, so nabuhay po siya mga ka-grease. Yun o, akala ko mawawala na naman ako ng isa pang craylings eh. Pero para sa inyo mga ka-grease, gusto ko ipakita sa inyo yung eksperimentong ito kung gano'n ba siya ka-effective or dis-effective. So yan mga ka-grease, maraming salamat po ulit. At sinamahan nyo po akong tumambay dito sa aking channel na Agriculture. Wala na akong ibang masasabi pa, ingat po palagi, God bless po, and thank you.